everyone. Welcome and welcome back to my YouTube channel. It's me again. My name is Hilda, ang iyong inday na kusina. Guys, in this video, i-share ko sa inyo kung paano ako gumagawa ng cheesy cupcake. Ito yung cheesecake na alang lemon square yung lasa na magme-melt in your mouth. So, ayan guys, para sa ating mga ingredients. Unang-una, meron ako dito ng 1/2 cup of butter. Yung butter ko is room temperature siya, kaya ganyan yung itsura niya. Diniretso ko na siya sa mixing bowl. At meron ako dito ng 1.5 cup na all-purpose flour, 2 eggs, condensed milk, 1/2 cup, 1 cup na grated cheese, 1/3 cup na sugar, 1/2 teaspoon na pine salt, 1.5 teaspoon na baking powder, at maglalagay din tayo ng 1/2 teaspoon na vanilla essence. So ayan guys, mag-start na tayo sa ating guys. Kaya dapat importante yung ating butter ay room temperature, kasi para hindi tayo mahirapan. So yung ating gagawin, unang-una ay atin muna siyang imimix na maging soften siya. So kasi yung ating butter ay soften siya, so mabilis lang. Ini-next ko kaagad yung ating 2 egg. I-add ko na yung inilagay ko pala guys is yung salt at ito yung ating sugar. Ilalagay ko na agad yung ating condensed milk, 1/2 cup. Ilalagay ko na yung ating vanilla essence, 1/2 teaspoon. Ilalagay ko na yung ating baking powder. At lalagyan ko na rin siya ng kalahati ng ating all-purpose flour. So, ihahap ko lang to. So, yung all-purpose flour guys, pag nilagay na natin ito, hindi na natin kailangan siyang i-overmix. Mabilis lang to at okay na yun. Ilagay ko na siya lahat guys. Actually guys, kahit wala kayong mixer, pwede ninyo itong gawin kahit yung ating spatula lang ang pang-mix natin. At imimix na natin. So, mahina lang guys yung ating mixer. Nasa low speed lang tayo. Scrape lang natin yung mga sides para lahat ay pag nakita guys ninyo na wala na siyang powder, okay na yun. So actually, okay na to eh. Imimix ko na lang siya ng spatula. Kasi hindi natin kailangan i-overmix. Ang tendency guys sa pag nag-overmix, kapag nakalagay na yung ating all-purpose flour,
nagiging mas makunat yung ating bread, yung ating tinapay, yung ating cake. So, script lang natin yung sides. At this time, ilalagay ko na yung ating melt, yung ating cheese. So, guys, yung aking cheese, kung napapansin ninyo, ito ay quick melt, yung mabilis mag-melt. Pero kung meron kayo, guys, ng cheddar cheese, mas okay yun. Ito lang kasi yung available sa aking kitchen, kaya ito na yung ginamit ko. So, no choice ako. At naisipan ko lang ngayon gumawa. At kasi may bisita kami mamaya, kaya ahead of time, ginagawa ko na. Para maiset na muna yung lasa nito bago ma-serve sa bisita. At atin na siyang i- okay na to, guys. Hindi na natin kailangan pa siyang hindi na natin siya kailangan pang i-mixer. At atin na siyang ilalagay sa ating mga cupcake liner. So, ayan guys. Kung napansin nyo pala, hindi ko inubos lahat yung ating cheese na tira ko para pang toppings mamaya. So, nagme-melt na siya, guys. Mas the best talaga, guys, gamitin para sa cheesecake yung cheddar cheese. So, ito kasi mas okay to pag ginagamit natin sa mga pizza. So, yung mga mabilis nang mag-melt. So, ito na nga, okay na nga to. At meron ako dito ng dalawang cupcake molder. So, lalagyan ko lang siya ng mga cupcake liner. Medyo maliit, guys, yung aking cupcake liner. Pero, hindi naman, maliit lang naman talaga yung cupcake. Wait, lumilipad. So, lalagyan lang natin sila, guys, ng liner. So guys, sa magtatanong, nabili ko lang to sa Lazada. Akin siyang na-order sa Lazada. 100 pieces is 23 pesos yata or 26 pesos. At kinuha ko siya free shipping. So, kung para ka lang bumili sa tindahan, kung ano yung presyo ng iyong pagkakabili sa, kung ano yung presyo ng nakalagay doon sa kanyang store, yun na rin yung babayaran mo. So, pagka nag-order kayo, guys, hanap na lang kayo ng mga free shipping para hindi na kayo malakihan pa. So, ganyan yung ginagawa ko, guys, kapag nag-order ako. Comment lang kayo, guys, kung meron kayong tanong about dito sa aking cupcake liner at sa aking cupcake. At bago pala tayo magpatuloy, guys, kung ikaw ay bago sa aking channel, habang ginagawa ko tong aking paglalagay ng cupcake liner sa cupcake molder, ay mag-subscribe na kayo dyan. Dahil marami akong i-share sa inyo na mga recipes at ng kung ano-ano pang mga vlogs. Mas karamihan, guys, ang aking sinishare is mga cooking. So, insert ko na lang yung mga reviews, mga unboxing, mga plants. So, tatlo ayan. At ito nga pala, meron akong ice cream scooper. Pero kung wala kayo, pwede na itong gamitin ng kutsara lang. So, ito try ko na nga sana kutsara, kaya meron na siya ang ganyan. Pero sabi ko, meron naman akong ice cream scooper. So, itry ko na to. So, nag-scoop lang ako. Hindi ko siya pinuno kasi alam ko aapaw yan. Ayan, parang maglalagay lang tayo ng mga 3/4 sa molder. So ito, guys, yung isang recipe na to, makakagawa ka ng 1 dozen na cupcake. So guys, magbabalik tayo after ko may lagay na ito sa lalagyan. So habang pala nagagawa tayo nito, guys, nagpainit na ako ng aking oven. 350 to 375 Fahrenheit. Ibe-bake natin siya ng 25 minutes. At magbabalik tayo, guys, pag naiayos ko na to.
So, ito na nga guys, nakagawa na ako ng 1 dozen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 yung nagagawa guys ng isang recipe natin. Pero ang ginawa ko guys, pinuno ko na lang siya. So, mamaya pagka nilagay natin siya sa oven, aapaw ito siya. So, lalagyan ko na siya guys ng toppings, ng cheese. Mas okay talaga guys kung cheddar cheese. Pero okay na rin to. Ang importante, meron tayo ng lasa. Ito kasi mamaya guys, magmi-melt to eh, kapag nainitan. Yung cheddar cheese kasi guys, parang matutunaw lang siya at masusunog siya sa top. At andun pa rin siya, kitang-kita mo pa rin yung cheese doon. Yung kung ano gaano kalaki, kung paano naka-grate, kung paano nilagay. So ito mamaya, magpa-flatten kasi ito kasi. Ito ay melted cheese. Kaya magpa-flat yung cheese mamaya. Magme-melt yan siya dyan sa kanyang, sa ating cheesy cake, cupcake. So ayan guys, nakapagpainit ako doon ng ating oven ng 350 Fahrenheit at ibibake natin ito siya ng 25 minutes at tayo ay magbabalik after 25 minutes. So ayan guys, ito na nga yung ating cheesy cupcake a la lemon square. So nagawa ko na siya at medyo mainit-init pa talaga siya, galing siya sa ating oven. So pasensya na, medyo hindi ako naging consistent sa size, pero okay lang yan kasi pang personal lang naman. Pero kapag ka guys, yung inyong gagawin is pangbenta, ito yung pinaka the best na size niya. So ang gagawin ninyo, siguro ititimbangin nyo na lang. So ayan guys, mainit-init pa talaga siya. Ito rin yung mangyayari guys kapag ka ang ginawa ninyo ay yung nag-oversize siya or hindi consistent yung, hindi pare-parehas yung laki. At ito kasi hindi ko na-imagine na lumabas siya. So magiging didikit ito mamaya guys. Except dito kasi ito guys is non-stick to. So ito rin guys, nabili ko sa Lazada. Order ko sa Lazada. So ito, try natin. So non-stick siya. So mabilis lang siyang matanggal. Ayan. At ito rin guys yung sinasabi ko sa inyo guys na mangyayari. So nag-melt siya. Yung nag-melt lang yung cheese. Pero kung cheddar cheese to guys, makikita pa ninyo yung parang hibla niyang ganito guys. Ganito. Yung kung paano grenade. Kasi hindi siya mag... Ito kasi tingnan nyo guys. So, nag-flattened lang yung ano. Pero okay naman siya. Cheese pa rin yun. Masarap pa rin siya. So, kaya lang hindi siya talaga the best para sa pang cupcake. So, ayan guys. Sticky man time. So, ilalagay ko nito siya sa... Nilagay ko pala siya sa isang rack guys para yung heat niya ay lumabas. Sabay-sabay. So, ito yung sinasabi ko sa inyo guys na pag tinatanggal siya, mabilis lang kasi non-stick yung aking isang pan. So, ayan. Mukhang ang sarap. Ayan. So, tatanggalin ko muna guys bago tayo titikim. Para maganda yung kanyang pagkakalagay. Ayan. So, ito lang yung sinasabi ko sa inyo. Hindi ko kasi siya na-sprayhan. So, parang dumikit yung gilid. Pero okay pa din. So, ang ganda talaga niya, guys. Pwede itong pang negosyo, guys. So, para pare-parehas yung kulay niya, dapat ay iniikot-ikot, guys, sa oven. Pero ito kasi hindi ko na siya iniikot. Hinayaan ko lang siya ng 25 minutes. So, ayan. Mukhang at sarap. Hindi nga lang siya pare-parehas ng laki, pero okay na siya. So, ayan guys, titikman natin itong maliit ang kukunin ko at medyo sunog-sunog. Ito yung mga gusto ko, paborito ko yung medyo sunog-sunog. Yan talaga yung gusto ko. So, kung nakikita nyo guys, moist siya. Moist. Umumbok-umbok pa. So, open natin. Ayan. So, nakikita ninyo guys, ang lambot. So, titikman natin ang lasa. Kanina pa lang,
doon sa kanyang butter pa lang, tinikman ko na. So, balance talaga yung kanyang yung taste ng kanyang sugar at ng may salt thyme nilagay at may cheese at may condensed milk. So, nagbabalance na siya kanina. Nung kanina, naglalagay pa lang ako, guys, ng butter sa ating cupcake liner. Sarap, guys. Masarap talaga. Guys, kapag trinay nyo to, kunin nyo yung saktong sangkap. Ilalagay ko siya sa description box. I-try ninyo. I swear, hindi akong mapapahiya sa inyo. Pwede ninyong pagkakakitaan ito, guys. Pwede nitong panitinda pang online sale, guys. So, ang akin la ditong mali, dapat ito ay cheddar cheese, guys. So, kung pang negosyo, merong mura lang na mga cheese. Yung QBB, mga mura lang yan. Yung Eden cheese, mura lang yan. So, itong aking ginamit kasi ay quick melt cheese. Kaya, ayan, nag-melt lang siya. So, ito yung pinaka-the best, guys, na cheese para sa, aside sa mozzarella, itong quick melt. So, ang dami ko na sinabi. So, ayan, guys, ito na, ubusin ko to at nagugutom na ako. At hindi na tayo magtatagal. At sana kung ikaw ay bago sa aking channel, guys, pwede naman, mag-subscribe ka na dyan. At pakiring the bell all para every time na nag-upload ako ay manonotify ka. At guys, pakipalo na lang ako sa aking Facebook page, Hilda Kitchen Vlog. Maraming maraming salamat sa inyo, guys. At sana ay yung mga nire-recommend ni YouTube dyan ng mga videos ko sa baba, pag-click nyo na lang, guys, kasi lahat ng mga yan ay try and tested ko na dito sa aking kusina. So, ayun, guys, hanggang dito na lang tayo at sana ay magkita-kita tayo ulit sa aking mga next video. Bye-bye!